What's up everyone? JVlogs TV here. At kung bago ka pa lang sa YouTube channel ko, please don't forget to subscribe at i-hit mo na rin ang bell notification dyan sa gilid para lagi kang updated kapag may mga panibago tayong uploads. So for today's video guys, ayun na nga, finally nandito na tayo ngayon sa Divisoria. So handa na akong maglibot-libot dito at handa ako na rin kayong ipashell dito. So tara, samahan nyo ako guys at lilibutin natin tong Divisoria na to. Pero bago ang lahat guys, may ipapakita muna ako sa inyong clip na pangyayari kanina sa PNR habang nasa biyahe ako puntang Divisoria. So panoorin nyo guys, may sila naman yun. So yun lang. So ayun po mga kababayan ko, no, may nangyari pong aksidente dito ngayon sa PNR. Gawa po nung yung train nila is wala po sa platform. So maling babaan po yung nababaan nila. So ayan po mga kababayan ko. Ayan. Ayan nga mga kababayan ko, at nandito po tayo ngayon sa Divisoria para maglibot-libot at para silipin na rin yung malaking sinasagawang kaayusan dito ngayon sa Divisoria. Sinasin ko lang mga kababayan ko, sa pagpunta ko dito sa Divisoria, so totoo nga yung mga napapanood ko sa vlog or sa news na sobrang laki na talaga ng ipinagbago na itong Divisoria ngayon kumpara dati. So ngayon, mas masarap nang pumunta dito, mas alam mo na na secured ka pag pupunta ka dito dahil nga maraming nakabantay or mga security dito, no? So halimbawa, nangangailangan ka ng tulong mga kababayan ko, is may malalapitan po tayo mga kababayan ko dahil dito mismo sa may tent na kulay blue na yun mga kababayan ko, nandiyan po ang ating magigiting na pulis na nagbabantay dito ngayon sa Divisoria. So ayun mga kababayan ko, at silipin pa natin yung ibang lugar dito sa Divisoria. Tingnan pa natin yung mga ibang lugar na nalinis din katulad na itong kahabaan ng highway na ito mga kababayan ko. Ayan. So punta tayo sa kabila. So ito na sinasabi ko sa inyo mga kababayan ko, na napakaluwag na talaga ngayon ng Divisoria. So hindi mo na kailangan may pagsiksikan pag mamimili ka, dahil ito na nga mga kababayan ko, kung makikita nyo naman, kung dati yung lugar na ito mga kababayan ko dyan ay halos hindi mo talaga mahulugan ng karayom sa sobrang dami ng tao at sa sobrang dami ng natitinda dito sa gilid na ito. So ngayon mga kababayan ko is sobrang laki na talaga ng ipinagkaiba na ito, kaya maraming salamat po sa ating mayor na si Mayor Isko Moreno, na sana po magtuloy-tuloy po yung gantong kalinisan at kaayusan dito sa Divisoria. So ito pa mga kababayan ko, nandito tayo ngayon sa kahabaan ng Dagupan. Ayan, na kung dati ay halos crowded din masyado yung gilid, gawa nga nung maraming naglalagay ng store dito sa mga gilid, sa gilid mismo ng Dragon 8. So ayan mga kababayan ko, ayan, kung makikita nyo, so wala na po talagang traffic dito ngayon mga kababayan ko, dahil sobrang laki ng iniluwag nung kalsada dito sa kahabaan ng Dagupan. So puntahan pa natin yung mga ibang lugar or ibang street pa dito sa Divisoria. Tingnan natin at silipin natin kung maluwag din ba katulad ng mga nakita nyo sa unang video. So samahan nyo ako mga kababayan ko. So we're back again mga kababayan ko, at nandito tayo ngayon sa bridge ng 168 Shopping Mall. So kung mapapansin nyo mga kababayan ko, ay may nagliligpit po dito, yan, mga vendor po sa gilid. Ayan. So pinagliligpit na po sila dito dahil gawa nga po nang bawal po sila magpwesto ng kanilang panghanap buhay kung saan saan. So dito mapapansin nyo mga kababayan ko, dito sa kahabaan ng Recto, ayan, ito po ang kahabaan ng Recto, tapos pagdating po doon sa unahan is 99 Mall. So makikita nyo po dito na sobrang luwag na din po dito mga kababayan ko. So talagang napakasarap na mamasyal dito, or kahit na sabihin natin mag-shopping ka, hindi ka na yung tipong makikipagsiksikan ka or makikipag-unahan ka sa paglalakad, no? Dahil gawa nga po mga kababayan ko ng eto na nga po siya mga kababayan ko, ayan na po. So sobrang luwag na po ng kalsada dito ngayon sa Divisoria. So sa mga gusto palang pumunta dito mga kababayan ko, wag na kayong mag-aalinlangan na pumunta dito at pasyalan nyo ito ngayon Divisoria, dahil sa sobrang laki na nga ng ipinagbago nito ngayon. So mga kababayan ko, please, unang-una kapag pupunta po kayo dito, syempre inyo rin pa rin po yung pag-iingat nyo sa inyo sarili. Sa sabi nga nila, huwag tayong maging akampante dito kahit nasabihin natin na malinis na yung lugar at maluwag na yung tao. So hindi pa rin po natin masasabi na may mga masasamang loob pa rin talaga na gagawa ng masama sa kapwa nila. So yun lamang mga kababayan ko, at iikot pa tayo dito mga kababayan ko. So stay tuned lang kayo at panoorin nyo pa rin yung video na to.
kababayan ko, may good news akong nakita dito mga kababayan ko. So dito po mga kababayan ko sa estero ng Divisoria, kung dati sobrang daming basura dito, ngayon po mga kababayan ko is nalinis na po nila mga kababayan ko. Ayan. So kung may makikita man tayong basura, hindi na ganun karami kumpara dati ng mga nagdaan taon at mga nagdaang araw. So ito mga kababayan ko. Ayan. So maraming salamat po ulit sa ating mayor na si Isko Moreno. Mabuhay po kayo, mayor. Sana po ay magtuloy-tuloy po itong gandong proyekto nyo dito sa Metro Manila o kung saan lugar man po dito sa Metro Manila. So maraming salamat po. At yun mga kababayan ko, nababalik po ulit tayo dito mga kababayan ko. At nandito po tayo ngayon sa may kahabaan ng Juan Luna. So kung mapapansin nyo mga kababayan ko, alam po na pupunta kayo sa Divisoria na itong Juan Luna to mga kababayan ko ay hindi talaga minsan makadiretso yung mga sasakyan katulad ng mga jeep. So kasi dati mga kababayan ko, napupunta ako dito, doon lang talaga siya sa Mayunahan, sa Maytulay, umiikot at hindi na po talaga sila dito dumediretso. So ngayon mga kababayan ko, pansinin natin yung pinagbago na itong Divisoria na to. Ayan mga kababayan ko. Talaga naman, hindi na ito magiging sakit ng mga tao na pupunta dito ngayon sa Divisoria. Gawa nga po nung mas mapapabilis ang pagbiyahe nila, mas mapapabilis din po yung pamimili nila dito at sa kung anumang sulok dito ng Divisoria. So, punta pa tayo sa ibang lugar mga kababayan ko at silipin din po natin yung ibang lugar bukod dito sa kahabaan ng Juan Luna Street. So, ito mga kababayan ko yung street ng Tabora, yung papuntang Divisoria Mall. So, maluwag. So, nakikita ko naman mga kababayan ko, malinis naman. So, okay naman yung dami ng tao. Ayan. So, tara punta pa tayo sa ibang street dito sa Divisoria. So, ito naman mga kababayan ko, Ann Carmen Planas. So, ayan. As you can see mga kababayan ko dito. Ayan. So, kung may makikita kayo mga ano dyan, mga bundok-bundok ng lupa mga kababayan ko. Dahil gawa nga po mga kababayan ko na gumagawa sila dito ng drainage. So ito siya mga kababayan ko. Ayan. So gumagawa po sila ng drainage dito mga kababayan ko. Yan po ang ating mayor. Suportahan natin ang ating mayor, Francisco Moreno. So tara, punta pa tayo sa ibang street dito sa Divisoria. So dito naman mga kababayan ko sa kahabaan ng Santa Teresa na ito mga kababayan ko. So nakikita ko mga kababayan ko, malinis, maluwag, ano pa ba? At wala na ganong mga naglalagay ng store sa gilid. So ayan. Punta pa tayo sa unan mga kababayan ko. Silipin pa natin yung gilid. So ayun, so far malinis naman. At yung mga store mga kababayan ko, nandito siya sa gilid. Ayan. So tara, punta pa tayo dun sa ibang street dito sa Divisoria. So ayan na mga kababayan ko, ito na yung Divisoria ngayon mga kababayan ko. Ayan, ito na siya ngayon. Ayan, at marami na rin sasakyan na nakakapasok dito. So nakakatuwa lang mga kababayan ko, no, dahil yun na nga, bukod sa iwas traffic, iwas iwas din ang ulo ng mga driver, no. Ayan, maluwag na. So ayan mga kababayan ko, maluwag na po dito mga kababayan ko. At may naglilinis po ngayon dito mga kababayan ko. Ito po sila ma'am. Ayan. So as usual mga kababayan ko, dito pa rin tayo sa kahabaan ng Divisoria. So ayan yung makikita nyo yung ilayo na yan mga kababayan ko. Ayan. Diyan po yung bilihan ng mga sapatos talaga. So ayan, malinis. Ano pa ba? Maluwag. At higit sa lahat mga kababayan ko, wala na yung mga putik-putik na nakikita natin mismo sa kalsada. At so maging dito rin mga kababayan ko, sobrang luwag na nga talaga. So wala na akong ibang hinihiling pa kundi sana ay magtuloy-tuloy yung gantong proyekto talaga ng ating Mayor Isko Moreno. So mabuhay po kayo Mayor. Ayan. So ito pong kahabaan na ito mga kababayan ko, ito po yung kahabaan ng papuntang Recto, papuntang Cubao, San Juan at kung saan saan lugar pa. So ito mga kababayan ko, maluwag na. Dati mga kababayan ko, i-share ko lang sa inyo, no, itong kahabaan na ito dito ng highway na ito mga kababayan ko is hindi po talaga nakakapasok yung kahit anong sasakyan dito or jeep. O meron man mga kababayan ko, ano, yung malalaking truck na talaga yung yung mga laman is gulay. So yun nakakababayan ko. Yan, nakikita na natin yung
kaayusan dito sa Divisoria. So ayan. Marahil maraming tao ang umaaray sa ngayon, mga kababayan ko, dahil nga may nakapanayam ako na yun nga baka daw magutom sila dahil nga sa ginawa ng ating mayor na si Isko Moreno. So ayun ang pinapangamba lang nila, mga kababayan ko, ay sana bigyan daw sila ng kahit na maliit na store man lang na hindi sila makakaabala dito sa kahabaan nung highway na to na nakita nyo dito. Yan. Kasi dati, mga kababayan ko, ito dito, marami, may mga kubol-kubol daw sila dito, mga kababayan ko. So ayun daw po ay binigay dati ng Vice Mayor pa si Isko Moreno. So dito daw po nila linagay. So dito. So ngayon wala na dahil tinanggal lang ang mga kababayan ko, dahil nga siguro solusyon na rin po yun, mga kababayan ko, para nga mas maging maganda pa ang lugar na to, or mas ligtas na siya puntahan ngayon kumpara sa dati. So tara, mga kababayan ko, at mag-check pa tayo ng ibang lugar dito. So kung makikita nito, mga kababayan ko, na basura nito, mga kababayan ko. So actually normally talaga nila ginagawa to, araw-araw po nila talagang ginagawa to. Ayan. So yung mga basura to, mga kababayan ko, is galing po ito dito sa mga pwesto ng mga gulayan. So ipapakita ko sa inyo, mga kababayan. Dito po sa kahabaan ito, mga kababayan ko, papuntang recto dito, is may naglalagay pa rin daw po dito ng store tuwing gabi nga lang po. So hindi po sila allowed na maglagay dito sa umaga. So ayan. Yun sir, ano pangalan po nila sir? Elinor Itope. Elinor Itope. So sir, pabor po ba kayo sa ginawa ng ating Mayor Isko Moreno sa isinasagawang kalinisan dito sa Divisoria? Siyempre po, napakalaking bagay naman ito. Muna lumuha, maraming natuwa. Isa na sasakupan ko para sa akin, napakagandang ano to, pangyayari na to. Ngayon ang nangyayari na ito, lugar dati masikip to, lumuhang na. Halos, limang dit, pagsabay-sabay, kaya. So ito sir, itong kahabaan na po ba to ng recto, dati po ba walang nakakadaan na sasakyan dito? Meron, kaya hirap. Hirap? Oo. So ngayon sir, ilan sasakyan na po yung dumadaan? Napakaluwang. Napakaluwag na po. Napakaluwag. Ano yung pinagbago ng Divisoria dati at sa ngayon? Ngayon po, napakalaki yung pagbabago. Unang-una, sinhawa ang mga dumadaan. Uh-huh. Halos yung bangketa, nadadaanan. Dati hindi po nadadaanan. Uh-huh. Ngayon, napakaluwang po talaga. Napakaluwang. So, wala po ba kayong mga panawagan sa mga kababayan natin na pupunta dito sa Divisoria? Pwede. Ako yung nananawagan sa mga malalayong lugar na sila, baka akala nila napakasikit. Pwede na silang pumunta rito, mamili. Dahil nung nakarang medyo masikit, di sila walang mapartingan. Alos yung sasakyan, di makadaan. Ngayon, napakaluwang po. Karagdagang katanungan, si Mayor Isko Moreno lang po ba ang nakagawa nito dito sa Divisoria? Para sa akin, ngayon lang po ako na malaki talaga. Parang siya lang ang nakita ko. Pangyayari, sana magtuloy-tuloy. So ano po yung gusto nyong iparating sa ating mayor na si Isko Moreno? Anong mensahe pong ipaparating nyo sa kanya? Mayor, ako po yung nagpapasalamat dahil sa sitwasyon na to, malaki po ang ipinagbabago, dahil ako po yung naka-assign dito at pinangangalagaan ko po itong area na to. Sana ay mamaintain natin na labis ng ganito. Salamat po, Mayor. So ito po ba sir na ginagawa nyong paglilinis dito? Isa rin po ba itong proyekto ng ating mayor? Hindi po. Ano lang po ako na ako nga po ito, pinangangalaga ako. So yun, maraming salamat sir. Salamat. Mabuhay po kayo sir. Salamat. Maraming salamat din po. Sige po. Sige po. Kain po. Hoy, kain tayo. So yun, mga kababayan ko, ito rin, isa rin ito sa karugtong ng kahabaan ng Juan Luna. So kung kanina, mga kababayan ko, galing tayo dun sa kabila, dun, ayan, dun. So ngayon dito naman tayo sa kabila, ayan. Pero karugtong din po ito ng Juan Luna. So yun, mga kababayan ko, napakaluwag na talaga. Ayan, at ang laki na talaga lang ipinagbago na ito, mga kababayan ko. So parang, para sa akin, parang isang bangungot na nangyari na
na magkakaroon pa pala itong pagbabago yung divisoryo na to. So ito siya mga kababayan ko. Kung dati dito, dyan sa mga gilid na yung mga kababayan ko, meron po dyan dati mga nagbibenta ng mga cellphone accessories, cellphone repair shop, yan, dyan po sa gilid na yan. Tapos maging dito sa gilid mga kababayan ko, marami rin nagtitinda dito dati ng mga prutasan, dito sa part na to, itong kahabaan na to dito banda mga kababayan ko. So ayan, so ngayon mga kababayan ko, ayan, nasa gilid na po sila. So yun, puntahan pa natin yung ibang stair dito sa Divisoria. Yan, ito po yung stair dito sa Divisoria mga kababayan ko. Malinis na po siya. Wala na po siya mga basura mga kababayan ko. Ayan. So nagpapasalamat ulit ako kay Mayor Scumareno sa pag babago na itong Divisoria sa paglilinis. Ayan. Bayan ko, ito yung Antonio Rivera Street dito sa Divisoria. So malinis na rin siya mga kababayan ko. Maging dito sa parte na to mga kababayan ko. Ayan. Sobrang linis na talaga. Kahit saan pumunta, kahit saan na pumunta, maluwag at saka malinis talaga mga kababayan ko. So tara, punta pa tayo sa iba. So ito naman dito mga kababayan ko, yung Taray Street dito sa Divisoria. So silipin natin mga kababayan ko kung malinis nga ba talaga o maluwag. So far malinis naman siya, maluwag. Maging dito sa parting area na ito mga kababayan ko. So dito, yan. So tara, punta pa tayo sa ibang street dito sa Divisoria. So ito mga kababayan ko, yung way nito mga kababayan ko, isa punta po ito dun sa may Binondo, at punta po ito dun sa may Lucky Chinatown. So ito po yung highway niya. So far maluwag, di naman ganon traffic. So ayan, power talaga Mayor Scumareno. At dito naman po mga kababayan ko, ayan, ay sa unahan po, ayan po yung Abad Santos. Ayan. So dito naman po, dito, ayan po yung papuntang Cubao, ayan, San Juan, at kung saan lugar pa. Ayan, ito po yung daanan niya, dito po. So maluwag na maluwag po mga kababayan ko, maluwag na maluwag po. So we're back again guys, at yun na nga, nakita nyo na yung dapat nyo makita dito sa Divisoria. So maraming salamat sa panonood, sa pagtsagang panoorin ng video na to. So unang-una sa lahat guys, maraming salamat po sa Mayor ng Maynila na si Isko Moreno. So Mayor, saludo po sa inyo sa ginawa niyo pong kalinisan dito sa Divisoria. So maraming salamat din po mga kababayan, dahil meron na po tayong 300 subscribers. So maraming salamat at supportahan niyo po akong tunay. So yun lamang po mga kababayan ko, at salamat sa panonood.